أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ang siyang saliga ng lahat ng kabutihan. Ito'y ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abu Huraira radiyallahu an. Katotohanan ang sugo ng Allah sa makanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Kanyang sinabi, Qal, man kana yu'minu billahi واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه. Ang hadith na ito ay naiulat ni Abu Huraira, kung saan si Abu Huraira ay isa sa mga sahaba o kasamahan ng propeta, pinakamaraming naiulat na hadith mula sa sugo ng Allah. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng hadith na ito, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino man ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay o sa huling araw ay falyakul khayran, magsalita siya ng khayran, mabuti, magsabi siya ng mabuti, aw liyasmut, o manahimik na lamang. Okay. Sa sinabi na to ng propeta, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, sikapin nating makapagsalita ng mabuting bagay. So ang ating sukatan sa sinasabing mabuti ay kung ano ang mabuti sa ating pananampalatayang Islam, hindi yung mabuti na ating nakikita or ating pininiwala ang mabuti. Ang ating sukatan ay kung ano ang mabuti na itinuro ng pananampalatayang Islam, kung ano ang mabuti sa Panginoon, kung ano mabuti sa katuruan ng pananampalataya, yun ang sinasabing mabuti. Auliasmot o manahimik na lamang. Ibig sabihin, kung wala ka nang masabing masama, mabuti, kung wala ka nang masabing mabuti, wala ka nang salitang mabuti, manahimik ka na lamang. Sapagkat kapag ubos ng mabuti, malamang ang masasabi mo ay masama o kasalanan. So magkasala ka pa. Ang susunod na sinabi ng propeta, sabi niya, "Wang ka na yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Sabi ng propeta, sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw, fala yu'dhi jarahu, huwag maminsala sa kanyang kapitbahay. Mga kapatid, ang pamiminsala sa kapitbahay, maraming paraan. Ito man ay sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin, huwag na huwag tayong magsasalita ng ikakasama ng loob ng ating kapitbahay, dahil yun ay tinatawag ding nakakapinsala. So pag may sinabi tayong masama sa ating kapitbahay o mayroon tayong sinabi na laban sa kanya, yun ay pamiminsala sa kanya na kung saan ipinagbawal ng ating pananampalatayang Islam. Kasi sinabi ng propeta, fala yu'dhi jarahu. At ganun din, yung gawain, huwag na huwag gagawa ng bagay na
mapipinsala ang iyong kapitbahay. Madidistorbo siya. So, pag nadistorbo ang iyong kapitbahay sa iyong isang gawain, mapipinsala mo siya, so yun ay masama sa ating pananampalatayang Islam. At sinabi pa ng propeta, waman kana yu'minu billah wal yawmil akhir, ang sinumang naniniwala sa Allah at ang huling araw ay falyukrim dhaifahu, sikapin niyang aliwin o mag-aliw ng kanyang bisita. So ibig sabihin ng mag-aliw ng bisita, kung may bisita ka, harapin mo ng maayos. Harapin mo ng maayos na pamamaraan, painumin mo siya kung ano, kumbaga yung tinatawag nating hospitality. Pakitunguhan natin ng mabuting pakikitungo ang ating mga bisita, ang ating mga panauhin. So, ito ay mga katuruan sa ating pananampalatayang Islam. So, mapapansin natin na bawat isang bawat kautusan dito or yung sinasabing kabutihan ay sinabi ng propeta doon na ang sinumang naniniwala sa Allah at ang huling araw. Okay? Sino man ang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay magsalita ng mabuti o manahimik na lamang. And then, huwag maminsala sa kanyang kapitbahay. And then, mag-aliw ng kanyang bisita. So, yun yung paksa natin dito na kung saan doon sa unang sinasabi ng propeta, talagang inunan niya yung sinasabi niyang paniniwala sa Allah at sa huling araw. So, ito ang siyang saligan ng lahat ng kabutihan, yung paniniwala natin sa Allah at ang huling araw. Sapagkat, ang tao, mananampalataya, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi ka magsasalita ng masama. Kung tunay kang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi mo pipinsalain ang iyong kapitbahay. Huwag kang gagawa ng gawaing makakadistorbo sa kanya o makakapinsala sa kanya. At kung tunay na ikaw ay naniniwala sa Allah at sa kanyang o sa huling araw, ay pakitunguhan mo ng mabuting pakitungo ang iyong panauhin o ang iyong bisita. So ang hadith na ito, ang pinakamalaking pamantayan sa mga sa pamantayan ng pangangalaga sa ating dila. Sa ating dila, sapagkat kung wala tayong masasabing mabuti, manahimik na lang. At sa pagkabukas palad natin sa ating bisita, ating kapitbahay at iba pa. At kagandang loob at pagkakawang gawa. At tulad ng ating sinabi kanina, ang paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ay ang siyang saligan ng lahat ng kabutihan at ito rin ang nagbubunsod sa isang Muslim upang manatili ang kanyang takot at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, marami pang mapupulot na aralin, magandang aralin sa ating hadith ngayon na binasa. Subalit ang ating mga nabanggit ay inshallah sapat na sundin natin at isabuhay, dahil kapag isinabuhay natin ang mga katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak makikita natin kung gaano ang ikagaganda ng ating buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay, lalong-lalo na yung biyaya, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa video na to. Nawa ipalaganap natin ang lahat ng mabuting katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.